Pina-champion niya ang Lasal kasama si JV Casio noong 2007 to 2008 UAAP Season 70. Balikan natin ang naging career ng 2010 PBA Rookie of the Year, Rico Meyerhofer. Galing Puerto Galera, itong bida nating si Rico Meyerhofer. Nang nakita siya ng mga guest nila sa kanilang resort na mga alumni ng Lasal. At biruin nyo, nag-walk-in lang ito si Rico sa tryout ng Lasal. And the rest was history. Noong 2009, pumasok itong si Rico sa PBA bilang second overall pick, kasunod lang si Japheth Aguilar. Isa siyang 6'6 athletic power forward. Talagang makikita mo sa kanya ang potential niyang maging PBA superstar. Napasama si Rico sa championship squad ng Pure Foods ng 2010. At ginawaran siya ng Rookie of the Year ng conference na iyon, kung saan nag-average siya ng 6.2 points, 4.9 rebounds, at 17.9 minutes per game. Isa siyang impact player sa rookie season pa lang niya. At akala ng lahat, sa second year niya ay magiging breakout season niya ito. Pero ang naging problema sa career niya, injuries. Injury after injury. Sa katunayan, unang pasok pa lang ni Rico sa Lasal, nagkaroon na siya ng ankle injury na naging pabalik-balik at sinundan siya nito sa kanyang pro career. Just to name a few of his injuries, 2008 persistent knee injury, 2011 knee injury ACL, 2013 plantar fasciitis, isa itong heel injury, 2016 torn ACL, out for 6 months, 2018, ankle injury plus knee injury. At alam naman natin, di ba, pag na-injured ang player, lalo na kung ACL, iba na talaga ang laro. Hindi makapaglaro ng hapit na hapit tulad ni Derrick Rose. Kontrolado na ang galaw, hindi na makakapag-all out. Kaya naman, ang nangyari sa ating bidang si Rico ay naging journeyman. Tingnan nyo na lang ang mga teams na pinasukan niya. Hindi siya nagtatagal sa mga teams dahil nga nagiging liability siya ng team dahil sa kanyang mga injuries. Kaya ng 2019, sa edad na 33 years old, nag-retire na itong si Rico. Nakakalungkot ano, kasi hindi natin nakita ang full potential ni Rico Meyerhofer. Pero kahit ganun pa man, alam naman natin na hindi basta-bastang player itong si Rico Meyerhofer. At hindi ibig sabihin na retired na siya at marami siyang injuries ay basta-basta siyang matatalo ng kung sino-sino lang dyan. Kahit siguro plus 10 pa itong si Rendon. Anyway guys, kung andito pa rin kayo, please leave a like naman and press that subscribe button. Thank you so much sa suporta and I hope to see you next time dito sa Pinoy Classico. Bye!